Ang breast cancer ay ang most common cancer sa mga kababaihan dito sa Pilipinas. 3 sa bawat 100 kababaihan dito ay pwede magkaroon ng breast cancer bago umabot ng edad na 75. 75% na may breast cancer ay 50 years old and above. Pwede rin magka-breast cancer ang mga kalalakihan, pero hindi ito common. Maraming factors ang pwede mag-increase ng risk para magkaroon ng breast cancer. Ang isang factor dito ay genetic or hereditary. Pag may first degree or second degree relative ka na may breast cancer, mas malaki rin ang chance mo na magkaroon din. At pag malakas ka uminom ng kahit anong alcoholic drinks at nakaka-consume ka ng at least 1 glass per day, mas mataas din ang risk mo. Mataas din ang risk mo kung naninigarilyo ka rin at nag-start ka sa batang edad at naninigarilyo ka ng more than 10 years. Ang second-hand smoke ay ganun din ang effect. Ang pag-inom ng birth control pills na more than 5 years ay ganun din ang effect. Pag uminom ka ng hormone replacement therapy during menopause, mataas din ang risk sa'yo. Tumataas din ang risk kung maaga ka nag-umpisa ng iyong regla at kung late ka na nag-menopause. Pag late ka na nagbuntis, more than 30 years old, mas mataas din ang risk mo. Marami na ring environmental pollutants ngayon na pwedeng mag-increase ng risk natin. Kamukha ng mga substance na nasa plastic, mga cosmetic products, at iba pa. Ang exposure sa radiation ay may risk din. Ang pagkain din ng sobrang red meat o processed food, pwede din. May recent study rin na nagsabi, ang pagtatrabaho sa gabi o night shift ay may effect din dahil sa change sa melatonin. At ang panghuli ay ang pagiging overweight. Marami kasing estrogen galing sa fat cells. Dahil alam nyo na po ang risk factors, alam nyo na rin kung ano mga gagawin para mabawasan ng risk na magkaroon kayo ng breast cancer. Iwasan po yung mga alcoholic drinks at kung kayang ihinto ang paninigarilyo, kumain ng masustansyang pagkain, kamukha ng prutas, gulay, at calcium-rich food. Bawasan pagkain ng red meat at processed food. Kailangan nyo ng regular exercise para makontrol ang weight at para lumakas ang inyong immune system. Kailangan nyo rin magpaaraw para makakuha kayo ng vitamin D na malaking tulong para mabawasan ang risk na magkaroon kayo ng breast cancer. Sana marami kayong natutunan sa video na to at yung kaalaman na yon ay makatulong para mabawasan ang risk nyo na magkaroon ng breast cancer. Maraming salamat.